We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Masantos siyang araw, Kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Mayapag at panapon, kami ang tropa ng katotohanan na maghatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live muli rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si John Punsoy. Naimbaga malem. Live naman mula rito sa GMA Ilocos Station. Ako naman po si Ivy Hernando. Panibagong big-time oil price hike ang ipatutupad ng ilang kumpanya ng langis bukas, January 24. Inaasahang tataas ng 3 pesos hanggang 3 pesos and 40 centavos ang kada litro ng gasolina, 2 pesos and 20 centavos hanggang 2 pesos and 60 centavos per liter naman ang itataas sa presyo ng diesel, habang ang kerosene posibleng tataas ng 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 70 centavos kada litro ang presyo nito. Bunsod pa rin ito ng paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Pagdami ng imported na bawang sa mga pamilihan nararanasan dahil umano sa kakulangan ng supply ng local garlic ayon sa DA1. May ulat si Russell Simorio. Ilang buwan nang hindi nakakapagtinda ng lokal na bawang ang mga tindera sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Kaya dumami ang supply ng imported na bawang sa palengke. Pahirapan daw ang mga tindera na makahanap ng supply ng lokal na bawang kahit sa mga pinagkukuha ng mga trader sa Bagsakan Market sa Urdaneta City. Wala ang nagtanim. Siguro mag-isang taon na. Dati mayroon. Wala talaga. Nasa 100 pesos lang ang kada kilo ng imported na bawang na mula sa Taiwan. Yung punan minsan tumatas po ng 3 pesos, 5 pesos, ganun. Pero hindi na namin tinatas yung binta namin kasi hindi na nila maabot yung mga bumibili. Ayon sa Department of Agriculture Region 1, nararanasan ang kakaunting supply ng lokal na bawang sa bansa. Kung may mga nasa storage facility man na local garlic, hindi pa rin ito sapat para sa domestic requirement. Hindi pa rin natin provide talaga yung demand. Kaya nga may importation din kung kulang talaga sa supply dahil malaki yung demand. Talagang ang takbuhan natin is importation. Umaasa ang DA na tataas ang produksyon ng lokal na bawang sa Pebrero na inaasahang harvest season sa rehiyon. Kasama si Jing Dacanay, Russell Simorio. 1 North Central Luzon. Buying price ng NFA sa 6 palay ng mga magsasaka sa La Union, inaasahang tataas. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel-Galban. Jasmine? CJ, kasabay ng palay procurement na gagawin ng National Food Authority ngayong unang quarter ng 2023, sapat naman daw ang supply ng commercial rice sa merkado. Isang milyong sako ng palay ang target na makuha ng National Food Authority sa Region 1 ngayong taon. Gagamitin ito para sa pangangailangan pagdating ng mga hindi inaasahang kalamidad tulad ng bagyo. Inaasahan na sa katapusan ng Pebrero ay sisimulan na ng NFA ang palay procurement. Kasabay nito, inaasahan din natataas ng piso ang buying price ng NFA sa La Union dahil ito sa may 8 milyong pisong ipinagkaloob ng provincial government na nasa ilalim ng Palay Marketing Assistance Program for Legislatures and Local Government Unit. Mula sa 19 pesos na buying price ng NFA, magiging 20 pesos per kilo ito. Kung sino-sino mga magsasaka ang pwede ng beneficiaries, siyempre yung nakapaloob siguro dun sa mga listahan na under the Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Umaasa ang NFA na makakatulong ang programa para maabot ang target palay procurement. Sa nakalipas sa 2 taon, umabot lang sa 40% ang nabiling palay dahil mas ibinibenta ng magsasaka ang kanilang ani sa private trader na mas mataas ang bilihan ng palay. Dapat
itaas nila. Pag ready to mill na, yan ang kunya, mura, 21 lang. Dahil sa taas ng gastusin ng magsasaka sa pagtatanim ng palay, posibleng pag-aralan ng NFA Council ang posibilidad ng pagbili sa mas mataas na halaga o ang pagbibigay ng buffer stock incentive sa mga magsasaka. Sa ngayon, nasa 150,000 na sako ng bigas ang reserba ng NFA sa Region 1. Si Jing ngayong linggo lang ay nagpatupad ng pisong pagtaas sa presyo sa kada kilo ng bigas dito sa lungsod ng Dagupan. Mabibili ang kada kilo ng bigas sa halagang 33 pesos hanggang 50 pesos kada kilo. Si Jay? Maraming salamat, Jasmine Gabriel-Galban. Mrs. Patay matapos saksakin ng sariling mister sa San Emilio, Ilocos Sur. Tutukan sa report. Patay ang 66-anyos na si Nora Agusen matapos saksakin ng kanyang mister na si Alfredo, 61-anyos, parehong residente ng Barangay Tiagan, San Emilio, Ilocos Sur. Sugat sa dibdib ang tinamo ng biktima. Nagkasagutan daw ang dalawa bago ang pananaksa. Sabi naman ni Barangay Captain natin is based dun sa affidavit niya, tutuluyan niya talaga. Tuluyan niya yung misis niya. Ayon sa pulisya, hiwalay na ang mag-asawa. Nakikipagbalikan umano ang suspect, ngunit ayaw ng biktima. Naharap sa kasong parricide ang suspect. Nagpapagaling sa paggamutan ang truck driver ni si Joel Pichay, 53-anyos, matapos saksakin sa tiyan ng kanyang bayaw na si Joel Costales sa Santa Monica, Magsingal, Ilocos Sur. Yung biktima ayaw ipahiram yung motor niya doon sa suspect natin. Na-trigger lang nung gabi na yon kasi medyo lasing yung suspect natin na umuwi tapos napagalitan pa. Nagrambulan daw ang dalawa kaya nagtamo rin ng saksak sa hita ang suspect. Na-recover ng otoridad ang ginamit na kutsilyo na harap sa kukulang kaso ang suspect. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa insidente. Kasama si George Benson, Ivy Hernando. 1. North Central Luzon. 90% ng mga silid-aralan sa Dagupan City na naapektuhan ng nagdaang lindol maari nang gamitin. Sundan sa report. Lumabas na ang resulta sa isinagawang evaluation at assessment ng structural engineer mula sa DepEd Central Office sa 50 silid-aralan na naapektuhan ng lindol noong nakaraang taon. Maari nang gamitin ang 90% ng mga silid-aralan. Hinintay lang namin yung order na galing sa mga kinauukulan na may report na gagawin tungkol dyan at isasubmit namin dyan sa City Engineering's Office para mabigyan kami ng order o signal para magamit ang mga classrooms. Malaking tulong sa iba't ibang paaralan ang pagkakaroon ng sapat na bilang ng classroom na magagamit ng mga learner. Gaya sa Maluwod Elementary School, hindi raw sila nagpapatupad ng shifting ng klase. Naiiwasan din daw ang pagkakaroon ng klase sa gymnasium ng paaralan. Talagang malaking tulong ito kahit na meron tayong pinapatupad pa na health protocol. Namimaintain naman po namin yung physical distancing dahil maluwang din po yung building na to. Kasabay nito, aprobado na rin ang 3.8 million pesos na pondong gagamitin para sa konstruksyon ng 20 temporary learning space. Makatutulong ito para masolusyunan ang kakulangan sa silid-aralan. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, 1 North Central Luzon. Chinese New Year 2023, masayang ipinagdiwang sa iba't ibang lugar sa Hilaga at gitnang Luzon. Tunghayan sa report. Sa saliw ng tugtugin, bumida ang sayaw ng mga nangangaroling sa pamamagitan ng kaaya-ayang Dragon Dance sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa Isabela. Kadalasan mga malalaking tindahan at mga bahay ng mga Filipino-Chinese ang pinupuntahan ng mga Dragon Dancer. Siyempre, may ampaw na pampaswerte pagkatapos ng mga sayaw. Nagpakalat din ng masaswerteng Chinese decors at iba pang palamuti gaya ng Chinese Buddha. Simpleng ipinagdiwang ang Chinese New Year sa Lawag City, Ilocos Norte. Hindi na wala ang tradisyonal na Lion and Dragon Dance. Nag-alay rin ng dasal at pagkain sa kanilang altar. Para sa mga Chinese, kalusugan ang unang inaasikaso bago ang negosyo. Sa Pampanga, masaya at makabuluhan din ang pagdiriwang ng Chinese New Year. Pinasigla ng isang traditional Dragon Dance show ang pagdiriwang.
Isang Chinese zodiac sign exhibit naman ang ibinida sa isang mall kung saan sentro ang isang prosperity tree na pinuno ng ampaw. Feng Shui consultation naman ang gimmick sa isa pang mall. Pinilaan ito ng mall goers. Ayon sa Feng Shui expert, ang mga prediksyon na ito ay pawang mga gabay lamang para sa araw-araw na pamumuhay ng tao. Nasa kamay pa rin ng bawat isa na kasalalay ang kanilang kapalaran. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pagsalpok ng kotse sa palikong tricycle sa Naguilian, La Union sa Pulsa CCTV. Narito ang report. Sa kuha ng dashcam, banayad ang takbo ng mga sasakyan sa National Highway ng Naguilian, La Union nang lumipat sa kabilang linya ang kotse sa harapan. Matulin ang takbo ng sasakyan hanggang sa masalpok ang palikong tricycle. Tumaob ang tricycle at nahulog ang driver. Ayon sa pulisya, nadaan sa areglo ang insidente. Nasawi ang mga biktimang sina Ricky Seguin at magpinsang Ken at Marjun Buna Cruz matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa isang puno sa Barangay Dumpay, Basista, Pangasinan. Walang suot na mga helmet ang mga biktima ng mangyaring aksidente. Base po dun sa investigation, ma'am, prior po ng incident, nag-inuman daw po ito yung mga biktima po. Pero kinukumpan pa po namin, base lang naman po yun sa mga family ng mga biktima. Nasawi ang driver ng SUV matapos mahulog sa bangin sa Barangay Poblasyon, Itogon, Benguet. Pauwi na raw ang biktima mula sa trabaho ng mangyaring aksidente. Dinala pa sa Itogon District Hospital ang biktima pero hindi na siya umabot ng buhay. Ang hinala po dito is siguro sa puyat ng driver, baka nakatulugan niya, ma'am, yung kan, kasi galing siya ng trabaho po. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. 14 anyos na binatilyo sa Dagupan City, minolestyo umano ng isang miyembro ng LGBTQ. Nagkatutok Claire Lacanilaw. Dinala ni Aling Vanji, di tunay na pangalan, ang kanyang 14 anyos na anak na lalaki sa health center. Sumakit daw kasi ang kanyang puson at maselang bahagi ng katawan. Napag-alaman na may malalang impeksyon sa ari ang binatilyo. Dito inamin ng binatilyo na biktima pala siya ng umano'y pangmomolestya ng isang miyembro ng LGBTQ. Magsasampa raw ng kaso si Aling Vanji. Natakot din po ako kasi baka po mamaya pag hindi binaliwala namin, kami po yung baliktarin na gumagawa lang kami ng kwento. Bakit gagawa po ako ng kwento? Eh, kahihiyan na po yan ang anak ko. Kalat na po sa buong baryo. Hindi ako gagawa ng kahihiyan ng anak ko kung kwento-kwento lang. Totoo yan, sabi kong ganyan. Kaya nga po pinakita ko po yung mga papel. May mga ebidensya po ko na galing sa center. Ayon sa biktimang si Ramil, di rin tunay na pangalan. 5 beses umano siyang minolestya ng suspect na isang PWD. Niyaya niya po ako. Tapos po pinakitaan niya po ako ng pera. Ayon naman sa ina ng suspect, walang katotohanan ang ipinaparatang sa kanyang anak. Nais umano niyang makipag-ayos sa ina ng biktima. Kung ano man, madam, gusto kong kuhan, humingi ng perdona, kung ano yung nasabi kong kuhan sa kanila. Pero ang nasabi ko na sinasabi nila, walang katotohanan yung madam. Yung sabi nilang ano, ina, minulis siya. Ipinarating sa barangay ang insidente. Humingi ng advice sa amin kasi bago daw sila pumunta dito, parang ayaw naman siguro ng iskandalo nung nanay. Pinuntahan muna yung magulang nung suspect, pero parang nagalit yata. Kaya pumunta sila dito, humingi sila ng advice. Ang sabi ko sa kanila, pwedeng i-blatter natin, kayong mag-decide kung i-endorse namin kayo sa CSWD. Kinumpirma rin ng pulisya na nai-report na ang insidente sa kanilang himpilan. Nagsasagawa na sila ng investigasyon. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Kakulangan sa bilang ng mga nurse sa Pilipinas, tinalakay sa isinagawang conference sa Vigan City, Ilocos Sur. Sundan sa report. Sa pagtama ng pandemya bunsod ng COVID-19, nakita ang malaking papel ng mga medical frontliner.
Naramdaman din ang kakulangan ng nurses dahil marami pa rin ang pinipiling mga ibang bansa. Panibagong suliranin ayon sa Philippine Nurses Association ang bagong estilo ng recruitment ng foreign countries. Hindi na lamang daw registered nurses ang hinihikayat, kundi pati na rin nursing students. Some of the foreign employers also are gearing towards na they can leave the country and they may have the direct hire abroad. Bunsod din ang internationalization sa CHED, kung saan nagbibigay ng scholarship grants. Nagiging agresibo umano ang foreign countries, tulad ng Europa, sa pagbibigay ng scholarship kasamang alok na trabaho. With that salary given by the government is parang ang hirap i-alat yon sa ating mga needs dito sa Pilipinas. Kaya sana pataasin nila ang sweldo dito sa Philippines ng mga nurses and they should focus more on our healthcare. Sa ginanap na 2023 Nursing Education Conference sa Vigan City na dinaluhan ng mga registered nurse at nursing students, tinalakay ang kahalagahan ng nursing entrepreneur. Ayaw namin din eh, kasi para namang unethical in essence yung nanakawan mo yung bayan na nangangailangan ng nurses para magkaroon ng nurses doon. At alam natin kung ano yung sistema na magagawa natin dito na mape-prevent yung continuous na pag-alis. Ayon sa DOH, 106,000 nurses ang kailangan sa bansa ngayon. Itinatanim daw sa akademya ang pagmamahal sa sariling bansa. Pero ayon sa PNA, hindi pa sila mapipigilan na umalis ngayon dahil sa malalaking oportunidad sa ibang bansa. Samantala, nagpaabot ng mensahe ang ilang kapuso sa nasabing conference. Welcome to all the guests of this year's International Collaborative Conference. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando. 1. North Central Luzon. Letran winalis ang perpetual sa finals upang makuha ang NCAA Women's Beach Volleyball Crown. Tunghayan sa report. Matapos ang limang araw na kompetisyon, may bagong mga kampyon ng beach volleyball ng NCAA Season 98. Dinispatcha ng University of Perpetual Health System Delta ang back-to-back defending champion Emilio Aguinaldo College 21-10, 15-21, 15-13. Upang makopo ang NCAA Season 98 Men's Beach Volleyball title, ipinalasap ng Altas ang kanilang bangis sa first set upang pataubin ang defending champs 21-10. Pero bumawi ang EAC sa second set upang maitala ang 15-21 win. Nagkaroon ng marathon third set kung saan nagpalitan ng puntos ang dalawang koponan. Pero sa bandang huli, nanaig ang mas gutom sa kampyonato, ang Altas. Sa Women's Finals, nakaharap ng Lady Altas ang Lady Letran Knights. Tinanghal na kampiyon ang Colegio de San Juan de Letran. Tinalo ng Letran ang University of Perpetual Health System Delta sa score na 21-17, 21-12. Ang kanilang unang talo sa torneo, bumida si Chamberlain Cunyada sa tagumpay ng Letran. Sa pagitan at pagtatapos ng mga laro, may performance ang GMA Sparkle Artist na sina Rian Ramos at grupong XOXO. Itinuturing ng NCAA na malaking tagumpay ang Beach Volleyball Tournament sa Subic Freeport Zone. Natutuwa kami dahil ay yung mga crowds natin, mostly nanggaling pa sa malayong lugar, from Manila, para lang makita yung laro ng beach volleyball. Actually, we're very happy no, sa outcome nitong beach volleyball, women's and men's. Ang sundan dito ay volleyball women, na gagawin naman natin balik no, sa Metro Manila. Masaya dahil nakalabas tayo. No, at na, this is the first outdoor actually na game or tournament that GMA covered no? Nung nandito na sa atin yung NCAA. MVP sa men's division si Perpetual Altas player Jefferson Marapok at coach of the year ang coach niyang si Michael Carino. Women's MVP si Chamberlain Cunyada ng Letran Lady Knights at syempre coach of the year naman ang kanilang coach na si Michael Inoferio. Pagkatapos sa Sun Court, magkakaroon naman ang indoor volleyball tournament sa NCAA Season 98 sa Pebrero. CJ Torida, 1. North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Poso nagbigay ng isang linggong palugit para alisin ang mga sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada sa isang barangay sa Dagupan City. May ulat si Jasmine Gabriel-Galban.
gilid ng kalsada sa bahagi ng barangay Maluwa, Dagupan City, kapansin-pansin ang mga nakaparadang sasakyan. Nagiging dahilan daw ito ng pagkakaroon ng traffic sa lugar. Nakipag-ugnayan na ang mga opisyal ng barangay sa Public Order and Safety Office para magsagawa ng road clearing operation. Nabigyan natin sila ng 1 week na advice, saka natin sila uhuliin. Kinausap ng poso ang mga may-ari ng sasakyan sa barangay at sinabing bawal pumarada sa gilid ng kalsada. Kasi consider sa national road na yung Maluwod, yung mga nakaparking sa mga gilid sa may sidewalk, hindi naman po pwede yun. Ito ngayon ang problema ng mga residenteng walang paradahan, gaya ni Cherry, na susubukan na lang daw na makiusap sa mga kapitbahay na merong maluwag na parking space. Ano lang, naghahanap lang siya ng mapaparking nga kung saan lang. Pero, wala kasi yung parking talaga? Wala po kasi nagre-rent lang po kami sa likod, pinakadulo. Taong 2020, nang ipatupad ang malawakang road clearing operation alinsunod sa kautusan ng Department of Interior and Local Government. Kasama si Wilson C. Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. Shabu at baril na kumpiska sa isang construction worker sa Kasiguran, Aurora. Tutukan sa report. Isang umano'y tulak ng ilegal na droga ang inaresto ng pulisya sa Kasiguran, Aurora. Kinilala ang sospek na si Reniel Todok, 39 anyos, residente ng barangay Bianoan. 6 na paketeng naglalaman ng hinihinalang shabu ang nakuha sa sospek. Nakuhanan din siya ng baril at mga bala. Aminado ang sospek na gumagamit ng ilegal na droga pero itinangging nagtutulak siya nito. Pero ayon sa PNP, matagal na minanmanan ang aktibidad ng sospek bago isinagawa ang operasyon. Arestado ang isang construction worker na sospek sa pananaksak sa Baler, Aurora. Nakilala ang sospek na si Alfredo Benconsejo Romantico, 50 anyos, residente ng barangay Suklayin. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang krimen dahil sa pagtatalo ng sospek at biktima. Sugat sa leeg at tagiliran ang tinamo ng biktima na dinala sa ospital. Sinampana ng kaso ang sospek na wala pang pahayag. Isang fetus ang natagpuan sa ilalim ng tulay sa barangay Bagabag, Solano, Nueva Vizcaya. Nakabalot sa tela ang fetus. Tinatayang nasa 5 hanggang 6 na buwan na ang fetus. Nagsasagawa na ng investigasyon ng PNP para matukoy kung sino ang responsable sa pagtatapon ng fetus. Maaari o manong inihulog sa ilog pero napunta sa mabatong bahagi ng tulay. CJ Torida, One North Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, pira-pirasong katawan ng tao ang natagpuan malapit sa ilog sa barangay Ninoy Aquino, Angeles City, Pampanga. Nakasilid sa 2 sako ang mga ito, nangingitim at naaagnas na nang makita ng mga otoridad. Ayon sa ilang residente na nakausap ng PNP, matagal nang nakatambak ang 2 sako sa lugar. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente. Operasyon ng Baratilyo sa Mangaldan, Pangasinan na bahagi ng Town Fiesta umarangkada na. Tunghayan sa report. Abala mga negosyante sa pagayos ng kanilang pwesto sa itinayong Baratilyo sa gilid ng Rizal Avenue at SP Drive sa Mangaldan, Pangasinan na bahagi ng Town Fiesta. Umaasa mga negosyante ng malakas at maayos na bentahan. Mas makakabintang kami ngayon kasi nung 2 taon na pandemic, kaya baka kwan yung mga bata, na-excite sila. Ngayon, umaluwag na. Tatagal ang operasyon ng Baratilyo hanggang sa March 2023 na eksakto namang pagdiriwang ng Pindang Festival sa bayan. Sapat na raw na panahon ito para kumita ang mga negosyante sa inaasahang dagsa ng mga bisita at makikisaya sa pagdiriwang. Pero problemado ang mga tupig vendor na ililipat ng lokasyon dahil sa Baratilyo. Tuwing pista naman ganito ang nangyayari sa amin na umalis kami dito sa naghahanap kami ng kanya-kanyang pisto. Siyempre wala tayong magagawa at yun ang nila kahit ayaw namin. Samantala, nakabantay ang poso para masigurong hindi lalagpas sa kalsada ang pwesto ng mga tindera sa Baratilyo. Kung inyong mapapansin ngayon, medyo hindi pa masyadong matraffic, but later on, mga alas 10 hanggang yan ng alas 11, ay kumpul-kumpul na po o magkakaroon na po ng congested traffic. Dahil nga ho, ito nga ho ang Mangaldan, bayan ng Mangaldan ay sentro going to Dagupan City and Ordaneta. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon.
pagdiskubre ng mga bagong recipe na sinangkapan ng longganisa, muling ibinida ng mga Ilocano. Atin lantakan sa report. Mga nagsasarapang pagkaing Ilocano mula sa soup, appetizer, main course at dessert ang ibinida ng mga estudyante at hotel and restaurant employees sa ginanap na Longganisa Cook Fest 2023. Bawat recipe, bida ang garlic longganisa na produkto ng Vegan City. Matakam sa pumpkin soup maging sa mainit na sabaw na ito, ang malunggay creamy tortellini soup. Tinawag naman itong ramen ganisa, ramen soup na sinahugan ng garlic longganisa, na ideya mismo ng estudyanteng si BJ. Pinagsamang Korean-Filipino dish at yung longganisa ay hindi lang pang-prinito. May kasamang ginatan po ito, ma'am. Sa appetizer, para sa mga may hilig sa maanghang, ang hot and spicy longganisa anilyo. Mayroon ding creamy longganisa in red bell pepper. Tuloy tayo sa main course, ang classic paella longa negra. Sa itsura pa lang matatakam ka na. Maging sa longganisa in guacamole, kimchi rice in the bottom top with fried wonton. At kahit sa mga dessert, hindi mo akalain bibida ang longganisa. Lumalabas yung kagalingan nilang mag-isip kung anong pwede pang gawin na ulam or whatever na pwedeng gawin sa longganisa. Malaking tulong daw ito sa pag-promote sa pangunahing produkto ng lungsod. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood nyo pong episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa marehiyon. Nais naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging mga kapuso natin abroad, dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si Joanne Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ivy Hernando. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.